Hi Taurus, ito po yung mensahe sa iyo ngayong September 8, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin for Taurus ngayong araw? Meron tayo ditong 9 of Cups, so masaya naman po kayo. Yung energy ninyo is very high, ayan. Very confident din kayo ngayon sa inyong mga ginagawa. Pagdating po sa career, meron tayo ditong Knight of Cups, Ace of Swords. So, may project kayo na gagawin dito. Bago ito. Okay, pwede rin naman na pinagpapatuloy nyo lang po. So, ilabas mo dito yung talents mo. Ilabas mo dito yung kakayahan mo, yung skills mo. Taurus, dito sa inyong ginagawa ngayon. Yes. So, give your best pagdating dito sa iyong trabaho. Tignan po natin, Spirit Guide. Wala naman akong negative na nakikita dito. Pwede rin naman na may uumpisahan kayong trabaho. Pwede nga promotion to. So, madaming ibig sabihin yan. So, kaya yung iba sa inyo, kaya sobrang saya ninyo. Kasi pwedeng may promotion talaga na paparating sa inyo dito. So, yun lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa, hindi ba? So, darating at darating din talaga yung time na para sa inyo. Yung magiging masaya kayo, yung magiging maginhawa kayo. Aayon din sa inyo ang nangyayari sa inyong paligid. Eight of Pentacles, Queen of Wands, at mayroon tayo ditong Knight of Pentacles. So, puro stability talaga yung nakikita ko sa'yo dito, Taurus. Papunta ka talaga doon. Okay, kaya lang, huwag mong bibitawan. Huwag ka talagang mapapagod sa mga ginagawa mo. Kasi diba yung iba sa atin, nandun na pala tayo sa pace na yun or nandun na tayo sa point na yun ng life natin. Pero yung iba kasi sa atin, isumusuko. Akala natin kasi hindi na siya mangyayari. So, huwag mong isipin yon hanggat gumagawa ka ng aksyon, mararating mo yung gusto mong marating, Taurus. So, katulad din dito sa pera mo, sinasabi din sa'yo dito ni Universe na pagbutihin mo pa yung ginagawa mo and maging confident ka sa kung ano yung meron ka, maging grateful ka. Ayan o, kayang-kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Tignan natin. So, tamang ano lang talaga yan, tamang paggastos lang ng iyong pera at tamang pagbabudget po. Sabi nga, income, ay ano yun? Savings minus income ba yun? So, diba? Equals expenses. So, dun sa inyong kinikita, i-minus nyo na kaagad yung inyong savings, yung inyong ipon. Tapos, kung ano yung matitira dun, yun po yung pagkakasyahin ninyo. Yun yung i-budget ninyo sa loob ng isang buwan or tuwing quincenas. Tignan naman natin pagdating sa iyong business naman po, Spirit Guide. Kamusta po? Meron tayo ditong Page of Pentacles, Nine of Swords, at meron tayo ditong Nine of Swords and Knight of Swords. Ayan. So, medyo stress kayo dito. Medyo may pangamba kayo pagdating sa inyong negosyo. Pwede kasi na meron kayong isang produkto na binebenta at hindi nyo alam kung magiging mabenta pa to. Magiging mabenta ba ito? Eh, yung parang kakaumpisan nyo lang dyan. Para bang hindi nyo pa siya gamay, ganyan. So, medyo yun lang yung takot ninyo. Pero huwag kayong magalala, mabibenta nyo yan ng maayos at yes, magiging mabenta yan. Wag nyo i-entertain yung takot. Ang i-entertain nyo is positive mindset. Tignan pa po natin. Spirit Guide. Tignan natin. So, isip na kayo ng mga pwede nyo pang ibenta, idagdag sa inyong mga binebenta, lalo na diba magpapasko. Ano ba yung mabenta? So, isipin nyo yan. Hindi mabenta sa lugar ninyo, ganyan. Tuwing Pasko. Love life mo, ayan ako. Meron tinatago sa'yo dito yung person mo. Some of you, aware po kayo. Kaya lang, or natatakot kayo dito na baka may tinatago sa inyo yung person nyo. Yan. Natatakot kayo. Kasi, maapektuhan yung inyong mga anak if mayroon na po kayong anak. Spirit guide, tignan natin. Ano po yung mensahe? May nagtatrader kasi sa'yo dito pagdating sa iyong relationship. Or maybe kayo ito, natatakot kayo na, you know, na mas lumalim pa yung relasyon nyo ng person mo. I remember every detail of that day. So, yan, pwedeng may I'm not available. Ayun, iba sa inyo umiiwas kayo or merong umiiwas sa inyo dito, Taurus.
Pero parang merong tao na iniiwasan kayo or kayo yung umiiwas kasi hindi pa kayo ready. Some of you nape-pressure kasi kayo. So, meron tayo ditong door to romance. Ayan, pwede po yung iba sa inyo. Ang sinasabi sa inyo dito ni Universe is mayroong, eh, number 33. This is also twin flame connection. Twin flame soulmate connection. Ayan, door to romance. So, pwede po na, ayan, huwag kayong matakot na i-open yung inyong puso towards dito sa isang tao. Kasi malay mo, yung tao na yan yung magpapasaya talaga sa'yo. Yung tao pala na yan yung para sa'yo. Pero dahil yung iba, nagkaroon na kayo ng trauma, natakot na kayo, hindi nyo na i-entertain yung taong yan. Sayang naman. Pero kung makikita nyo naman na sobrang tiyaga nung tao na paparating na yan, hindi ba? Why not? Ayan o, parang sinasabi din dito sa love life mo. Or sinasabi din sa inyo dito ni Universe na mahalin nyo yung mga ginagawa ninyo. Yan. Yan yung pinaka-advice sa'yo ngayon ni Universe. Embrace mo yung mga ginagawa mo. Mahalin mo sila. Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng kasiyahan, magbibigay sa'yo ng pera. You know? Yan lang po yung mensahe sa'yo, Taurus. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Virgo, eto naman po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin, meron tayo ditong The Star. So ayan, punong-puno ka ng hope ngayong araw, Virgo. Punong-puno ng pangarap. Tignan natin. Spirit guide, tignan po natin. Pagdating sa career, meron tayong The World, meron tayong... Okay, iba sa inyo, pwedeng lilipat kayo ng trabaho. Pwede po na may pag-travel kayo ngayon. Ayan, pwedeng nasa ibang bansa na kayo, Virgo. Tapos, meron kayo ditong bagong trabaho. Or meron kayong, naghahanap kayo ng bagong malilipatan. Pwede kasi na, nabago na nga yung trabaho ninyo at naghahanap kayo ng mas malapit doon sa inyong tinitirhan. So, maganda naman po yung energy dyan sa inyong trabaho ngayon. Wala naman akong masabi na pangit. Maganda naman talaga. Okay? So, nagkakaintindihan kayo ng mga kasamahan mo dito. Actually, napakataming opportunity sa'yo pagdating sa trabaho, Virgo. So, parang ikaw na lang yung mamili dito. Ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba yung gusto mong tanggapin? Tignan mo na lang din kung magiging masaya ka ba? Okay ka ba sa career na ito? Or okay ba yung sweldo, yung salary? Tingnan po natin, spirit guide. Parang mataas na ano natin, na position yung ano niyo, yung gagampanan ninyo. Tingnan po natin, spirit guide. Pagdating naman po sa finances ni Virgo, mayroon tayo ditong 5 of Pentacles, Judgment, at mayroon tayo ditong Queen of Swords. So nag-overthink yung iba sa inyo dito pagdating sa inyong kaperahan. Kailangan kasi linawin niyo sa sarili niyo. Ano ba talaga? Magkano ba yung pera mo? Saan mo ba yan gagastos sa inyo? Iba po kasi sa inyo, maari Virgo na hindi naman ganun kalakihan yung pera ninyo. Pero kung gumastos kayo, sobra-sobra. So, kayo din yung nahihirapan bandang huli dito. Pero kasi positive kasi yung mindset mo. Lalo na ngayong araw. Ayun o, very hopeful ka nga dito. So, parang kapag meron kang binili, meron kang pinagkagastusan ngayon, iniisip mo na babalik agad sa'yo yung pera na yon na ginastos mo. So, minsan nangyayari naman talaga yan kasi nga napaka-positive ng mindset ninyo. Kaya nangyayari talaga siya. Ayan. So, ano lang dito, kontrolin mo yung pera mo. Alamin mo kung ano ba talaga yung pera mo. Pero huwag kang matakot. Sabi natin na konti yung pera mo, huwag kang matakot. So, you need a positive mindset talaga. And also, diskarte. Diba? Hindi lang pwede na lagi tayong isip ng isip. Kailangan gumawa din tayo ng action. Kailangan maging madiskarte din tayo sa buhay. So, tignan po natin pagdating sa yung business. Business po ni Virgo Spirit Guide. Kamusta po ngayong araw? Meron tayo ditong Queen of Cups. Meron tayo ditong 7 of Pentacles at mayroon tayo ditong The Hanged Man. Ayan. Iba po sa inyo is, ayan, kahit na ano, kahit hindi masyadong madami yung bumibili ngayon pagdating dito sa iyong business, sa iyong mga paninda, is nagbubukas ka pa rin. Ganyan naman talaga dapat, hindi ba? Huwag niyo sukuan kahit na may mga araw kasi talaga ngayon. Pero syempre ito, very hopeful ka. So iniisip mo pa rin hanggat hindi natatapos yung araw, meron pa rin at meron pa rin bibili.
So, tama yan. Ganyan dapat yung mindset ninyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. And also, tignan nyo din naman po, bakit ba walang masyadong nagpupunta? Ano ba yung kulang dito sa business ko? Ano kaya yung weakness ng business ko? Ano kaya yung pwede ko pampalakasin? O magpo-promo kaya ako? Ganito, ganyan. So, isip din kayo ng mga paraan. Isip kayo ng mga ways para naman hindi matambak sa inyo yung mga binibenta ninyo hanggang sa ma-expired na lamang. So, kilos-kilos din talaga. At isip kayo ng mga pwedeng ano ba, diskarte ninyo. Tignan po natin pagdating sa love life, Virgo. Spirit guide, kamusta po ang love life ni Virgo? Meron tayo ditong Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, at Knight of Swords. Ayan, so okay naman yung relationship ninyo. Nakakaintindihan naman po kayo ng person mo. Kaya lang minsan talaga nag-aaway kayo dito, nagka-clash kayo, nagka-clash yung energy ninyo. Pwede rin po na may reconciliation dito. Ayan, oh, may pagbabati na mangyayari dito. Kahit sino man niya, kung sino man itong nakaaway mo, sino man itong nakasamaan mo ng loob. I wish I had treated you better. So, may nagsisisi dito. Sana daw ay naging mas mabait siya sa'yo. Or, you know, mas maganda yung naging turing niya sa'yo. Tingnan natin, spirit guide. Pwede naman na person mo to ngayon, kahit hindi mo naman to ex. Diba? Pwede kasi na, ayan, makikita mo na nagbabago na siya. Makikita mo yung pagbabago ng person mo for the better. Tingnan natin, ano yung mensahe sa'yo? Advice po. Meron tayo ditong first chakra. So, yan. Kung meron po kayong mga duda, o ito yung nafe-feel ninyo, pag parang sabihin natin, pag nag-decision kayo, alam nyo na yun yung gusto ninyo, pero hindi kayo sigurado. So, pag nafe-feel nyo yung mga ganyang bagay, is i-balance nyo po yung inyong root chakra. Ayan. Pero kasi nakikita ko, decidido kayo sa mga kilos ninyo ngayon. Virgo, kasi nga 'di ba ito yung iba sa inyo gumagastos kayo ng yung over sa budget ninyo, pero naniniwala kayo dito na kayang-kaya ninyo. So ayan, balanse naman daw yung inyong root chakra, pero dun sa mga hindi balanse yung root chakra ninyo is mag-meditate kayo, and also pwede po kayong kumain ng mga red fruits, ng mga red na vegetables. Ayan. Para mabalance yan. Number 35, your lucky number. So, yan lang po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming salamat po, and see you again on my next video. Bye-bye, Virgo, and more blessings to come. Hi, Capricorn. Ito naman po yung mensahe sa iyo for today, September 8, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Ano po yung main energy? Queen of Pentacles. So, very practical ka ngayong araw. And also, alam mo yung mga ginagawa mo. Alam mo kung saan direction ka pupunta. So, tignan pa natin, Capricorn, ano po yung mensahe sa iyo. And alam mo dito yung worth mo. Alam mo yung value mo ngayong araw. So, you will not stoop down to the level ng mga tao na nang mamaliit sa'yo. So, tignan natin. Pagdating sa trabaho, meron tayo ditong Knight of Swords, Seven of Cups, at meron tayo ditong Tower. Ingat ka lang, Capricorn, pagdating dito sa iyong trabaho, kasi maaring maraming naiingit sa'yo dito. Yes, madami ka ding choices pagdating sa iyong trabaho, pero kung hindi mo pipiliin ang mabuti ito, hindi mo susuriin, pwedeng may mangyaring hindi maganda, hindi kaaya-aya, at hindi mo ito magugustuhan talaga. So, huwag ka ding maging padalos-dalos pagdating sa decisions na gagawin mo pagdating sa iyong career. Okay, so sometimes kailangan mo ding makinig sa mga, kung yung iba po sa inyo ay medyo mataas na yung inyong position, sometimes kailangan nyo din po makinig sa mga mas mababa sa inyo yung pwesto. Okay, sa inyong mga, sa mga under ninyo. Kasi makakakuha ka din sa kanila ng ideas. So tignan po natin. Spirit guide, tignan po natin ano pa yung mensahe sa iyo pagdating sa iyong kaperahan. Meron tayo ditong Seven of Pentacles. Meron tayo ditong Two of Pentacles at meron tayo ditong Ace of Swords. So, napakadami nyo pong gastusin dito ngayon, Capricorn. Pero nakikita ko kasi dito is medyo naguguluhan kayo. Ano ba yung uunahin ninyo? Actually, kailangan nyo po, mas maganda kung ilista ninyo yung mga kailangan talaga ninyo, yung mga gusto ninyong bilhin, or yung mga gastusin ninyo ngayong araw, ilista nyo para naman hindi rin kayo maguluhan dito. At at mapagtunan nyo po ng pansin yung mga bagay na dapat nyo talaga ang unahin. Ayan, meron tayo ditong Ace of Swords. So, pwedeng kung meron po kayong mga investments or meron kayong gagawin na investments ngayong araw, okay siya. Pero, syempre, kailangan pa rin po yung pag-aralan. So, ayan, napakadami talaga. Napakadami yung binabudget dito. Pwedeng dalawang pamilya yung tinutulungan ninyo. Pwedeng yung pamilya mo, yung nanay at tatay mo,
Tapos, kung meron kang kapatid na meron ng asawa o meron ng anak, ikaw pa rin yung tumutulong, Capricorn. Tignan po natin pagdating naman sa business mo. Meron tayong 10 of Wands, 5 of Wands, and 3 of Pentacles. So, merong pag-aaway dito. Merong misunderstanding pagdating sa iyong business. Pagdating dito sa iyong trabaho, ay negosyo. Pero, magagawa nyo din naman po ng paraan. So, ang gusto nyo lang naman kasi is mag-work out ito. So, ayan, merong discussion dito na mangyayari. So, medyo na-stress kayo, pag-uusapan nyo ito, tapos magagawa nyo naman po ng solusyon. So, yun yung pinakamagandang mangyayari ngayong araw, is masolusyonan yung inyong problema pagdating dito sa inyong business. Tignan po natin, Spirit Guide. Pagdating po sa love life ni Capricorn, kamusta naman po? Mayroon tayo ditong Strength, so lumalaban. The Hanged Man. At meron tayo ditong 10 of Cups. So, nilalaban nyo pa rin itong relationship ninyo. Nilalaban nyo pa rin yung marriage ninyo. Kahit merong isang tao dito na parang hindi na siya sigurado sa nararamdaman niya. Hindi na siya sigurado kung lalaban pa ba siya. Pero yun nga, yung iba naman sa inyo, Capricorn, kasi nga, diba, ito na kayo. Nakikita nyo na yung value ninyo. So, kung feeling ninyo, hindi kayo napapahalagahan dito sa relationship na ito, maaaring kayo na lang mismo yung umalis. Tignan po natin. Spirit Guide, pagdating naman po, ano yung gustong sabihin ng person ni Capricorn sa kanya? Spirit Guide, ano yung gustong sabihin ng person ni Capricorn pagdating sa kanya? So, the timing just wasn't right for us. I'm not available. O nga, merong isang tao dito talaga na hindi niya na alam kung ano ba yung gagawin niya. Or talagang nag-walk away na siya dito sa relationship. So yes, tama. Kailangan mo magpakatatag. Ayan, kahit meron dito, sumuko na pagdating dito sa relationship ninyo. So ganun talaga, may mga tao na hindi kaya magstay sa buhay natin. So ayaan nyo sila. Ang mahalaga, alam mo yung value mo dito at pinapahalagahan mo at minamahal mo yung sarili mo. Some of you, meron na kayong anak, oh, pero iniwan pa rin kayo. Nagawa pa rin kayong iwan ng taong to. So, tignan natin. Capricorn, ano pa yung advice sa'yo? Strength, Angel of Strength, oh, diba? Kailangan niya talagang magpakatatag dito. Ayan. So, ang kakampi nyo lang ngayon, Capricorn, is yung sarili po ninyo. Number 50, your lucky number. So, maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. Ingat po kayo always, and more blessings to come. Bye-bye!